Ayan, so ganito ba ako mag-vlog? Naka-face shield tsaka naka-mask. Okay, bakit ko? So, pasensya na guys dahil wala akong ligo. Nakamimuta pa ako, shit. Hey amazing people of YouTube, I'm Bench Lopez and welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, pasensya nyo na, wala akong ligo ngayon, kagigising ko lang actually. Tapos may mga nababasa akong comments sa mga previous video ko na, Kuya, gumawa na po kayo ng bagong video, Kuya. Pressure na ako. The joke lang. So yun, ayan, pagpasensyahan nyo na lang yung damit ko. Ito yung pantulog ko. Hindi ko alam kung sinuot ko sa previous video or hindi ko alam sa live. Huwag niyo ako dyan. So for today's video, ayan, nakita nyo ba yung intro natin? Ginawa ko lang yun today para, alam mo yun, formality. Share ko sa inyo kung bakit ako nag-dentistry. Kung bakit dentistry yung kinuha ko. So, medyo mahaba-habang story time to. So, get your drinks, get your water. Sobrang sarap din yun, to be honest, kasi nung ako, nung mag-take sana ako ng dentistry, wala akong makitang vlogs or wala akong makita masyadong discussions about dentistry. So, parang nung tinake ko tong dentistry, parang, sige na nga, ito na lang. Yung ganun lang siya, hindi siya masyadong in-depth na parang, this is dentistry. And this is a story time why I chose dentistry. So, bakit nga ba ako nag-dentistry? At bakit ka mag-dentistry? So, mag-start tayo sa nung high school ako. So, let's start from high school. So, ayan na, mag-start na guys. Kumuha na kayo ng tubay. So, nung high school ako, ayan, syempre, di ba pag high school meron tayong parang, anong tawag doon? Yung parang college week. Yung parang pupunta yung iba't ibang college. Ano ang tawag doon? Career assessment? Parang ganun. Basta, pupunta yung different colleges sa mga school. Tapos, ayun, i-introduce nila kung ano yung meron sa school nila, kung ano yung pinagmamalaki ng school nila. So ako noon, to be honest, medyo nagustuhan ko yung UP, tapos UST, ganyan. Tapos, actually yung CEU at saka UE, yun yung pinakalast na pumunta sa school namin. So, before ko makita yung UE at saka CEU guys, nag-take ako ng UP upcut. So, tinake ko po yung upcut, tapos hindi ako kumasa kasi bobo ako. Hindi ako pwede sa UE. Stop it! Get some help! So yun, nag-take po ako ng upcut, tapos hindi ako UP cut. Hindi ako pumasa kasi office naman na hindi ako katalinuhan, diba? Sayang UP. Bench Lopez, so ang feeling. Pero yun, nag-take ako ng UP cut or up cut. Tapos, yun lang actually yung tinake ko exam. Tapos, sumunod na noon, yun yung pinakalas na pumunta sa school, which is CEU and UE. So, syempre, may mga brochures sila doon, yung mga flyers sila ng mga courses nila. To be honest, yung first choice ko na course, nung career assessment week, ophthalmologist, kasi parehong 6 years sa dentistry. And then, magkatabi lang actually yung ophthalmologist sa dentistry dun sa brochure na binigay ng CEU ata or UE. So sabi ko, shit, 6 years lang, parang 6 years lang doctor na ako, pwede na akong tawagin doc ng mga tao. Tapos, parang ang saya sa feeling, kasi kung mag-doctor ako, like medicinal doctor, parang aabutin ako ng 15 to 20 years bago ako officially tawagin na doctor. So, ayun, dahil isa akong ambisyoso nung high school, ayun, napili kong, actually hindi ko agad tinake yung CEU para nag-isip pa ako kung dentistry. Kasi yung pinaka fresh choice ko sa buong buhay ko is filmmaking or multimedia arts. Kasi parang nag-ano kami that time nung 4th year, pumunta kami sa UP art. Ang gaganda ng gusto. Ang gaganda ng mga gawa nila. So like, sabi ko, gusto ko maging multimedia student. Dapat, filmmaker ako ngayon, or multimedia arts, or mass comm. Actually, madami akong pinagpipilan dati. First choice ko is multimedia arts. Second choice ko is mass comm, or computer science, ganun, or information technology kasi si Papa ID. Tapos, yun, third choice or last choice ko na actually yung dentistry kasi hindi ko naman talaga, pinangarap ko maging doctor nung bata ako, pero hindi ko inakalang ipupush through ko siya nung pagtanda ko or pagdating ko nung high school. Kasi nung nasa Saudi ako guys, sa Saudi kasi ako lumaki. Nung nandun ako, parang ang gusto ko lang naman maging information technologies, IT, or computer science, yun. Tapos, nung umuwi ako ng Pilipinas, nagustuhan ko yung mga stage plays, mga musical play, ganyan. So, like, ginusto kong maging, alam mo yung multimedia arts student, ganun. Pero, yun, biglang nung nakita ko, 6 years lang, dentistry, hindi lang ambisyoso po ako at wala pa namang doctor sa family namin. So, sabi ko,
i-push na natin ito. Ayun. Ayun. So let's fast forward. Pagka-graduate ko, pumunta kami agad sa UE Manila. Ayan. So sa UE Manila, guys, nag-take po ako ng exam. Hindi ako nag-take ng exam sa CEU. Ewan, feeling ko lang mas gusto ko UE nun kahit CEU yung pumunta sa amin. So pero ayun, nag-take ako ng UE College Entrance Exam sa UE. Pumasa ako kasi hindi ko alam. Feeling ko formality lang yung sa UE. Hindi ako sure. So yun, pumasa ako sa UE. Tapos, dapat mag-enroll na ako sa UE Manila. As in, yung araw na pumunta kami ng Manila, mag-enroll na ako dapat. Actually, nakahanap na rin kami ng dorm. But, nung naghahanap na kami ng dorm, medyo na pagtripan kami ng mga tao. Yung mga tambay malapit sa UE at sa dorm. Kasi malapit lang yung dorm ko eh. Parang, alam nyo ba yung University Towers sa Manila? Yun. Doon dapat ako. Medyo pricey yun. Isa rin yun sa factor kung ba't di ako natuloy. Tapos, yun. Yung second factor, medyo natakot ako na mag-Manila. Kasi, kung yung first day ko pa lang doon sa Manila, ganun na experience ko. What more kapag doon na ako nakatira? Alam mo yun, parang gustong-gustong mag-Manila, gusto kong maging Manila boy. Pero sa araw na yun, nung may nangyaring ganun sa akin, sabi ko, never mind. Mas gusto kong matapos ng dentistry na safe ako. I'm not saying na hindi safe sa Manila. Wala namang lugar na safe. Wala namang lugar na walang kriminal or mga aksidente. Pero alam mo yun, parang para sa akin lang, hindi siya good working environment. So, yun yung naging decision ko, kaya hindi ako nagpunta sa UE Manila. And if you're gonna ask me, guys, kung bakit hindi ko tinry sa UE Malolos, or basta sa Bulacan, kasi malapit na siya sa Pampanga, to be very honest, guys, dati hindi ko alam how college works. So, hindi ko alam na parang yung UE Manila, at saka yung UE Malolos, eh, may dentistry din. Nalaman ko na lang na may dentistry yung UE Malolos nung nasa UB na ako. So, yun nga, bakit nga ba UB yung pinili ko? Kung bakit ako nag-UB sa dami ng dentistry schools sa Pilipinas, may National University, meron sa Pangasinan, merong CEU, UE, ganyan. Basta, may mga schools na dentistry na iba. Bakit nga ba ako nag-UB? So, to be honest, dahil to kay Liza Soberano, alam niyo yung Forevermore nila dati, yung La Presa, yun. So, nagpunta kami sa Baguio noon para pumunta ng La Presa. At syempre, may special place yung Baguio sa puso ko kasi it's been a dream of mine na dun tumira. As in, promise, simula bata ako, gusto kong tumira dun, gusto kong mag-aral dun. Nung may chance na dun ako mag-aral, hindi ko naman siya ginrap agad eh. Dahil lang talaga sa La Presa, nung nagpunta kami dun, na-inlove ako lalo sa place. Diba? Sino bang hindi may in-love sa Baguio? Yung feeling na pag-stress ka, pupunta ka lang sa Camp Chanhae, titignan mo lang yung mga puno, mag-chill-chill ka lang sa mga cafe, yung ganun. So, parang ako, inisip ko din yung convenience ko at saka yung, of course, yung weather sa Baguio. Sabi ko nga kanina, ayoko ng campus na walang aircon. Eh, sa Baguio, guys, syempre parang, anong tawag doon? Parang buong city, eh, parang naka-aircon na. So, yun, isa rin yung sa factor kung bakit ako nag-UB. Second, yung UB, medyo mura yung tuition fee nung nagtanong kami. Kasi, nung sa UE ako dapat, I think, first year pa lang ako nung dapat, pre-dentistry, around 50,000 yung tuition ko, 40 to 50,000. Pero nung nagtanong kami sa UB, guys, yung first year, first semester ko noon is almost 25,000 lang. So, like, ang laki nung tipid mo, parang half, di ba? Parang 50% off, parang ganun siya. Tapos, yung dormitory ko dito, yun yung mahal siya. Pero, since mura lang naman yung tuition fee, parang nakakatipid pa rin kami. Isipin nyo kunwari, hindi kunwari, yung dorm ko talaga today is 12,000 sa Mirex Hall. Malapit lang siya sa UB, that's why mahal siya. So, 12,000. Tapos yung tuition ko around mga 25 to 30 up to now. So, ayun, nakagastos ka lang ng 42,000 per 12,000 per month for the dorm, tapos 42,000 for the whole sem. So, parang ang laking tipid mo nun kinsa yung, di ba? Gets nyo? So, yun, naging factor din yung tuition fee, yung weather, ano ba ba? Yung convenience, yung good working environment, syempre yung weather doon. Tapos parang feeling mo, ang safe mo sa Baguio kasi parang feeling ko sobrang bait ng mga tao doon. Alam mo yung sobrang lapit ng mga puso nila sa akin. Wow! Ganun. So, if you'll ask me ngayon kung
sa 5 years ko sa dentistry, sa UB, kung maganda ba yung quality ng education doon. Ako, to be very honest, yes, marami akong natutunan sa mga prof. Although, bumagsak ako ng one time, I'm thankful for that kasi ang dami ko natutunan sa buhay na parang failures will never define your whole self. Hindi yung failures na yun yung magde-define sa'yo kung magaling kang dentista or kung sino ka as a person, di ba? Parang yung failure na yun, guys, paulit-ulit kong sinasabi, siya yung ginamit kong tool para magpatuloy ako sa dentistry. Namatay yung ilaw ko. Ang bastos mo. So, masaya ako kasi dito ako nakapag-aral. Wala akong balak lumipad. Though, magiging honest ako. Medyo kulang sila sa clinical chairs. Ayan, medyo kulang yung mga chairs. Pero I haven't tried, so hindi ako makakapagsalita sa experience ko. Ano lang to, mga hearsay, mga kwento ng mga friends ko sa higher years na medyo mahirap daw ang kumuha ng upuan or yung dental chair. Kasi guys, kapag clinic na kayo, ayan, so meron kayong 2 years na pre-dentistry, yung pre-clinical, tapos clinical years nyo. So 2 years pre-clinical, 4 years clinical. So, bali 6 years ang dentistry. So, yung 4 years na yun, magki-clinics kayo. So, kailangan marunong kayong gumawa ng ngipin, ganyan. So, marami kayong pagdadaanan. So, sa clinic, kailangan nyo din ng mga chair, yung dental chair, para makagawa kayo sa patient. So, yun lang yung medyo hirap sa UB, as far as I know. Hindi ko pa natatry. Supposedly, next sem, pero parang malabo, guys, yung next sem. So, gagawa ko ng separate video for the new normal sa University of Baguio. Medyo, tinignan ko pa yung mga announcements, pero, i-update ko kayo, guys, kung ano yung ganap sa school. Pero yun, guys, I think, ayun, nasabi ko na nga kung bakit ko pinili ang dentistry. Nag-dentistry ako kasi, to be honest, dati, ambisyoso lang talaga ako. Dahil gusto ko lang maging doktor. Gusto ko lang magka-doktor sa pangalan ko. Gusto ko magka-DMD sa huli ng pangalan ko. Gusto ko lang yung parang lagi ako tinatawag na doc. Alam mo yun? Parang gusto ko lang umangat yung social status ko sa buhay. Na parang, tawagin akong doktor, parang meron akong doktor, ganun. Pero as time goes by, nung nandito na ako sa dentistry school, parang hindi na yun yung purpose ko lang as a dentist. Parang nung dumaan yung mga years ko, nung tumanda na ako dito sa dental school, parang sabi ko, ang main point ko na dito eh magpangiti ng mga patient, magtanggal ng sakit nila sa ngipin, tulungan silang ngumiti ulit, ganun. Diba, ang cheesy eh, nakakadiring pakinggan. Pero yun na talaga yung nasa utak ko ngayon. Parang sabi ko, ay, gusto ko na maging dentista kasi gusto kong gumawa ng ngipin. Gusto kong pag ngumiti yung isang tao, parang parang naiba ko yung buhay niya from... Kasi sobrang insecurity natin kapag pangit yung ngipin natin, di ba? Kasi parang kahit maganda yung kilay mo, kahit maganda yung makeup mo, kahit maganda yung suot mo, kapag yung ngipin mo, alam mo yun, kahit di ba sa mga artista kapag medyo crooked or medyo yellowish, ganun, parang yun yung una agad nilang napapansin. So as a dentist, parang syempre kapag naayos mo yung ngipin ng patient, parang... Wow, 'di ba? Ang sarap lang sa feeling. So, I understand kung yung purpose niyo ngayon para maging dentista is kasi gusto niyo lang magkaroon ng doctor sa ninyo. Pero soon pag pumasok na kayo dito, you will realize na hindi lang natatapos sa pagiging dentista or hindi natatapos sa pagkakaroon ng doctor sa name mo ang pagiging dentista. Sobrang lawak ng responsibility mo. Sobrang fulfilling din ng mararamdaman mo. So, ayun, guys, if nag-iisip pa rin kayo, I'm still encouraging you guys to pursue dentistry. Alam ko, medyo nakakatakot siya kasi, doctor siya, doctor ako, magde-doctor ako, medyo scary. Yeah, scary talaga siya. Pero, alam mo yun, kung gusto mo talaga siyang makuha, parang kung gusto mo talagang maging ganun, kung maging dentista, you will pursue this career. You will do everything para makuha mo yung pangarap mo. So, yun lang yung masasabi ko. Hindi ko alam kung boring tong vlog na to, hindi ko masyado makapag-joke. Ayun, huwag kayong matakot. Tara, dito kayo sa dentistry. Ayun, tapos na yung video. If may mga questions kayo, gawa tayo ng separate video ulit ng question and answer. So, drop your questions below. Mahaba-haba pa yung aking mga content ng dentistry kasi
marami akong nakikitang comments na sabi nila mag-push, magpatuloy ako sa mga ganitong content. So, I'm doing this for you guys. Yes. So, ayun. Sana maayos na lahat para makabalik na ako sa school at makabalik na lahat sa normal. Ayun. Medyo madidelay lang tayo ng konti sa mga pangarap natin. Pero, let's not stop here. Let's dream high at huwag tayong sumuko sa buhay. Kasi mahaba-haba pa yung buhay. Huwag mo laging dinidikta yung sarili mo na hindi mo kaya. So, thank you so much for watching this video. This has been me, Bench Lopez, and I'm signing off now. So, mag-feel ba ako ng marami, guys? So, pagpasensyahan nyo na kung ganito pa yung mukha ko sa mga next video. So, ayun. Goodbye. Peace out. Yun lang. Bye. Signing off now.